Good day and welcome back to our YouTube channel, the 641 Squad. For this video, we're going to have a short discussion about the differences between the principal, accomplice, and accessory. Actually, hindi pa namin talaga dapat i-upload to. Kaya lang, due to public demand, we were encouraged to do this. O diba, may public demand lang nalalaman. But before we proceed, may disclaimer lang po kami. Because this video is not the exhaustive discussion about this topic, but only created in order for you to have a simple guide as to what is the participation of a person in the commission of a crime, kung siya ba ay principal, accomplice, or accessory. So, simple guide lang po ito. Okay, so let's start. So, define muna natin in simple term kung sino ba si principal, si accomplice, at si accessory. Okay, so when we speak of principal, please take note that there are three kinds of principal. First is the principal by direct participation. Second is the principal by inducement. Third is the principal by indispensable cooperation. So when we speak of principal by direct participation, it is defined as the person who take a direct part in the execution of the act. Or in Tagalog, siya mismo yung gumawa ng krimen. So kung stabbing incident yan, siya mismo yung sumaksak sa biktima. Kung shooting incident man yan, siya mismo yung bumaril sa biktima. Okay? So clear na tayo dyan. Let's now proceed with the principal by inducement. It is defined as the person who directly force or induce others to commit it. Para madaling matandaan, tandaan mo na lang yung induce. Or in Tagalog, sila ro yun ng hikayat or ng engganyo ng ibang tao para mag-commit ng crime. Ang mga usual example dito is yung mga nagbabayad ng mga gun for hire. So, ang tawag dun sa taong nagbayad ng gun for hire is principal by inducement. Okay, so clear na tayo dyan. Let us now proceed with the principal by indispensable cooperation. It is defined as the person who cooperated in the commission of the offense by another act without which it would not have been accomplished. Ano raw? Medyo malalim yun ah. So para hindi malito, tandaan mo na lang yung word na indispensable, which has a synonymous term as essential, important, okay? Or in Tagalog, importante. So meaning to say, yung participation or yung cooperation ng taong to ay napaka-importante para makumit yung crime. Kasi kung wala siya, hindi na makukumit yung crime. Kaya nga siya tinawag na principal by indispensable cooperation. Kasi napaka-importante ng cooperation niya. Okay, so now clear na tayo dyan. Let us now proceed with the accomplice. So ako na lang, ako. It is defined as the persons who, not being included as principal, cooperated in the execution of the offense by previous or simultaneous act. So meaning to say, ang participation nito ay maaaring nauna or maaaring sabay sa commission of the crime. Pero paano natin malaman kung siya ay accomplice or principal? So, tandaan mo na ang participation ni accomplice ay hindi kasing kahalaga ng participation ni principal. Okay? Later on, may i-apply natin yan. Pero tandaan mo yan. Okay? Now, let us proceed with the accessory. Acce na lang. So, when we speak of accessory, tandaan natin na merong three manners on how to consider a person as to whether he is an accessory of the crime or not. Okay, so ang keyword ko rito is PCH. P stands for profiting, or ibig sabihin na kinabang daw siya doon sa effects of the crime. Okay, next is letter C, stands for conceal. Concealing the body of the crime, ibig sabihin tinulungan niya yung principal para hindi ma-discover na meron palang crime na nakomit. So, he concealed the body of the crime. And the last one is H, stands for
harboring, or assisting the escape of the principal. Ibig sabihin daw, tinulungan niya para makatakas o para makapagtago yung principal. Okay? Hindi maaresto ng ating mga law enforcer. Okay, so clear na tayo sa definition. Let's now have a short and simple illustration. Then, i-apply natin yan. Okay. Oops. Yan. So, assuming si A, sabi niya, I will pay. Ano ba yan? I will pay. Yan. 30 million. To B, if B can kill X. So, ibig sabihin, si X ay victim. By means of palakol or axe. So, ulitin natin. Sabi ni A, I will pay 30 million to B if B can kill X by means of axe or palakol. Okay, so here comes now B. Nag-agree naman siya, so sabi niya, I will kill. Kasi kailangan niya ng pera, so pumayag siya. Pero tinanong ni B si A, sabi niya, A, ba't naman kailangan palakol pa? Pwede bang barrel na lang? Total, meron naman akong 9mm, 45, M16, shotgun sa bahay. Baka pwedeng yun na lang. Sabi ni A, eh wag na lang. Kung babarilin mo lang din si X, wag na lang. Okay? So, pumayag na si B. Sige, sabi niya, maghanap na lang ako ng palakol. Okay, so sa buong mundo, isang tao lang ang merong palakol. At yun ay si C. So, lagay natin dito, axe. So, ginawa ni B, pinuntahan niya si C. Kinausap ni B si C, sabi ni B, C, napag-utusan ako ni A. Pwede bang rentahan ko yung palakol mo o yung axe mo? Babayaran kita ng 1 million. Sabi ni C, o ba't ang mahal naman? Eh kasi papatayin ko si X gamit yung palakol mo dahil inutusan ako ni A. Eh di pumayag naman si C. O sige, rentahan mo na lang to. Okay. Etong si X, nakatunog. Naramdaman niya na parang may masamang binabalak sa kanya si B tsaka si A. So, drawing natin to ng konti. Assuming Pilipinas yan. Imagine niyo na lang Pilipinas yan. Okay. So, from Manila, nakatunog si X. Lumipat siya kagad ng Mindanao. Okay, so sa Luzon, sa Manila, lumipat kagad siya ng Mindanao para makapagtago, makalayo. Pero hindi na kontento si B. Sabi niya, kahit saan lupalop ka pa magpunta, hahanapin at susundan talaga kita. You can run, but you can't hide. Yan ang sabi ni B. Yan. So, para makapunta si B, alam naman natin na lockdown ngayon sa mga ibang local government units. So, walang mga flights, walang mga flights, wala rin mga barko na bumabiyahe. At ang mga possible lang that time is yung mga namamangka, mga fishermen. So, ang mga available that time is si D, si E, si F, tsaka si G. Sino tong si D, E, F, G? Sila yung mangingisda. Okay? So, kinausap ni B, si D, si E, tsaka si F, tsaka si G. Sabi ni B, oh, sino sa inyo pwedeng maghatid sa akin sa Mindanao? Babayaran ko ng 2 million. Eh, di natuwa naman tong mga to. Pero ang nagpresenta si D. Sabi ni D, ako na lang, hatid kita roon for 2 million. Ba't ang mahal naman? Sabi ng ganon. Eh, sabi ni B, eh kasi ano eh, napag-utusan ako ni A na palakulin ko raw tong si X gamit yung palakol ni C. Ah, ganun ba? O sige, atid kita. So, pumayag tong si D. Nagyan natin ng check. Okay. So, si D, dinala na ngayon si B from Luzon to Mindanao. Tapos doon, nakita na ni B si X
At ora-orada, pinalakol kagad ni B si X, patay. Now, after that incident, dumating to si Zay. Actually, street sweeper to eh. Okay? Tapos, tinawag siya ni B. Sabi ni B kay Zay, psst, oy, halika nga rito. Tulungan mo nga akong itago yung bangkay ni X para hindi ma-discover. So, pumayag naman si Zay, kinonsil niya yung cadaver ni X sa ilalim ng buhangin. So, walang nakadiscover. Now, let's apply. In that scenario, who is the principal by direct participation? I will give you 5 seconds to answer. Okay, so tama po kayo. Ang principal by direct participation in that scenario is si B. Kasi siya mismo yung namalakol or nang hack kay X. Okay? So yan ay si B. Now, who is the principal by inducement? I will give you 5 seconds. Okay, very clear. Tama tayo lahat dyan. Ang principal by inducement ay si A. Kasi siya yung nagbayad ng 30 million kay B para patayin si X. Okay. Now, who is the principal by indispensable cooperation? I will give you 5 seconds. Okay. Tama tayo dyan. Although, yung iba, baka iba yung sagot. But the correct answer for that is C. Bakit si C? Paano si D? Okay? So, si D is just only considered as an accomplice. So, explain natin. Bakit si C ay considered as the principal by indispensable cooperation? Kasi kung maalala nyo, indispensable, napakahalaga. Okay? So, sa scenario na sinabi ko kanina, sa buong mundo, ang may tanging palakol lang ay si C. At sabi pa ni B kanina, pwede bang barilin ko na lang si X? Ang sabi ni A, ay ayoko, kung ganun lang din, babarilin mo lang din, wag na lang. Kasi ang gusto talaga ni A, mapatay si X sa pamamagitan ng palakol. So, ibig sabihin, kung walang palakol, hindi matutuloy yung crime. So, napaka-importante ng cooperation ni C. Therefore, he is considered as the principal by indispensable cooperation. Now, how about D? Sabi mo, sir, accomplice siya. Bakit siya naging accomplice? Eh, napaka-halaga rin naman ng participation niya. Hindi makakapunta si B kung hindi iahatid ni D from Luzon to Mindanao. Tama ka naman talaga dyan. Yun nga lang, if you could notice, meron pang choices si B. Kung hindi pumayag si D, meron pa tayong E. Kung hindi pumayag si E, meron pang F, meron pang G. So, di ba, sabi ko sa keyword ko sa inyo kanina, ang participation ni accomplice, or to differentiate between accomplice and co-principal, ang keyword natin is, ang participation ni accomplice ay mahalaga. Yun nga lang, hindi kasing kahalaga ng participation ni principal by indispensable cooperation. So, meaning to say, kahit wala ka, kahit wala si accomplice, pwede pa rin makumit yung crime. Just like in this case, kung wala si D as the accomplice, pwede pang matuloy yung crime kasi meron pang choices. Meron pang E, F, and G. Okay, so clear na tayo dyan. How about accessory? Who is the accessory? So wala na tayong pagtatalunan dyan. The accessory of the crime is si J because he concealed the body of the crime. Okay? Again, simple guide lang po ito. I hope na nakatulong sa inyo. Okay, so, yun lang po. Thank you very much for your listening.